kusina. Ito po ang ating homemade chicken teriyaki sauce na ituturo ko sa inyo. Ang mga recipe natin ay ang mga sumusunod. So, syempre kailangan po natin ng brown sugar, cornstarch, soy sauce. Lalagyan po rin natin siya ng cooking wine, mirin, konting vinegar, and garlic powder. Ang unahin po natin sa teriyaki sauce po natin. So, kukuha po tayo ng small bowl. Nag-ready na po ako ng 1 cup ng water. So, lagay po natin siya sa bowl. And mix po tayo ng soy sauce. Ng half cup lang po siya. Mix na natin sa water. Lagyan natin ng sugar. Pansyahin po natin kung gano'ng karami yung or kung gano'ng katamis po yung gusto nyo sa teriyaki sauce nyo. Lagyan ko muna po ng mga 2 tablespoons ng brown sugar. Lagyan natin ng garlic powder. Shake nyo na lang po yung garlic powder kung gano'ng karami yung gusto nyo. Then, lagyan po natin siya ng 1 kutsarang mirin. 1 tablespoon lang po ng mirin. So, tansyahin ko na po yung 1 tablespoon ko. Sanay po kasi ako sa mga tansyahan eh. So, kaso sa mga measuring cup. Doon ako nasanay. So 1 spoon po ng 1 tablespoon po ng mirin after 3 tablespoon ng rice wine natin. I mean, cooking wine. So, 3 tablespoon po nito. Then, sunod po natin is 1 tablespoon po na cornstarch. Kuha po tayo ng cornstarch. 1 tablespoon. Then, mix lang po natin siya. Mix nyo lang po yung sauce na ginawa nyo. Ng mga ingredients. So, make sure na tunaw po lahat siya. Mix. Mararamdaman nyo naman po yan sa ilalim ng bowl nyo kung may buo-buo pa. Then, magpe-prepare po tayo ng kawali kasi heat up po natin siya. Lagyan natin sa medium. Then, mapapansin nyo yung sauce po na isasalang natin is nagtitik siya or lalapot. Make sure po tunaw na tunaw yung mga ingredients na nilagay natin. Yung tamis po, tansyahin nyo po kung gusto nyo pa hong dagdagan yung 2 tablespoon na brown sugar. Pwedeng idagdag na po natin yon after na masalang natin siya or mapakulo. Tingin nyo matabang pa siya para sa inyo. Dagdag po tayo ng brown sugar. Nihintay ko lang pong uminit yung kawali natin. Pakita ko sa inyo kung paano siya, ang itsura niya pagka naisalang po natin. Okay? So, mainit na po yung kawali natin. Ready po natin yung mix nating mga ingredients for teriyaki sauce. Tunaw na po siya. So, pwede na po natin siyang isalin dito sa mainit nating kawali. So, ang importante po dyan, pagkasalin nyo is yung pag-mix po. Continuous nyo lang po yung mix, yung paghalo, kasi may cornstarch po yan. So, once po na uminit yung teriyaki sauce nyo or mag-boil, is lalapot po yan. Okay? So, continuous lang po yung halo para hindi po dumikit yung sauce or masunog dyan sa kawali. So, mga kusina, malapit na po siya mag-boil. Napansin nyo, diretso nyo lang po yung halo kasi lalapot na po yan ang lalapot. May nakalimutan po tayong ilagay yung vinegar. So, mga isang tablespoon lang po yung vinegar. Then, mix lang po ulit. Papansin nyo, mabubbles na siya. So, lumalapot na po yan. Tingin nyo yung thickness, okay na sa inyo yung lapot. Pwede nyo na pong patayin. So, ako medyo papalaputin pa siya ng konti. Yung parang dumidikit sa kutsara yung sauce niya. So, tikman ko lang po kung kailangan pa rin natin magdagdag ng asukal. So, dagdag po ako ng asukal, okay?
Kung gusto nyo, para maiwasan yung sunog ng sauce, tanggalin nyo muna ng iset aside nyo sa gilid ng may apoy para habang kumukuha kayo ng pangdagdag ng asukal, okay? So, gagawin ko po, dadagdag po ko ng isa pang spoon, tablespoon, I mean, ng brown sugar. Mix ko muna siya dito. So, kasi mainit naman siya, alam ko matutunaw na rin siya agad. Tikman lang ulit natin kung okay na yung kalis. Unti pa. Isang sukal pa. Lang po ulit natin. Matamis na siya, pero may maalat pa akong nalalasahan. So, dadagdagan ko pa siya ng sukal para yung dagdag po ako ng isa pang kutsara. So, yung tamis po na gusto ko, yun po yung hinahanap ko sa teriyaki sauce na to. So, minimix ko siya, kuho siya nung wala dun sa apoy. Kasi mainit pa naman ho yung pagkakulo niya. So, pag nakuha niyo na ho yung gusto niyong tamis ng teriyaki sauce niyo, is balik na ho natin sa apoy, then pakuluan ho natin ulit. Okay na po sa akin yung tamis na yan. So, nakapaglagay ako bali ng 5 tablespoon na brown sugar. Okay? So, binalik ko lang ulit siya sa apoy. Ngayon, diretso po tayo sa mixing para ho pagkakuluho nito, lapot pa ho yan ng konti. Pagkakulo, then after nyan, okay na po yung teriyaki sauce natin. Pwede nyo na po yan, pwede nyong gamitin lahat or itabi nyo lang, pwede nyo sa fridge, pwede nyo store yan. So pagka meron kayong mga fried dishes, pwede nyong i-mix yung mga teriyaki sauce na yung teriyaki sauce na ginamit natin. So, hindi siya masasayang, okay? So, boil na ho siya. Para sa akin, konting thickness pa. Kasi habang kumukulo po yan, lalapot po ng lalapot yan kasi dahil sa cornstarch. So, pag hinayaan nyo po yan, nang hindi nyo hinahalo habang kumukulo, mamumuo po yan. So, mas maganda po hinahalo nyo siya, okay? Para mas makuha nyo yung consistency po ng or yung lapot na gusto nyo. Okay? So, tikman ko lang po ulit siya. Okay na po yung teriyaki sauce ko. So, patayin na po natin. Ito na sa gilid para mawala na din sa apoy. Para hindi siya masunog. Mix nyo lang ulit. Again. Good. So, ito po ang ating homemade teriyaki sauce.